Isang magandang araw mga kapatid. Welcome po sa ating video. Kung sakaling pinapanood mo ito sa Facebook, maaari mo bang bisitahan mga kapatid ang ating pong YouTube channel, The Christian Rider. Pero kung sa YouTube mo ito pinapanood ngayon mga kapatid, pindutin mo na rin yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video. So ngayon mga kapatid, let's go on to our topic. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid is ang mga Facebook live streaming viewers. So bilang isang Facebook live streamer or preacher mga kapatid, ang pinaka nakakatuwang experience o mangyayari sa isang Facebook live preacher mga kapatid is yung marami siyang tinatawag na viewer. Yung parang hugis mata na makikita mo sa taas. And then kung ilang viewer mga kapatid, sa akin pong experience, nung first time na nakapag 10 viewers ako, napakasaya ko mga kapatid. At hanggang nung naging 20, hanggang 30, 40, 50 and above mga kapatid, napakaraming nanood sa atin pong live streaming. Ngunit lagi nating pakatatandaan mga kapatid, na hindi lahat ng mga nanonood o hindi lahat ng viewers mo ay blessing ang hinahanap. Hindi lahat ng mga viewers mo ay nanonood para ma-bless sila. Hindi lahat ng mga nanonood ay nanonood mga kapatid para mag-increase yung faith at knowledge nila. Hindi lahat ng nanonood ay nanonood mga kapatid upang ma-encourage sila. Ang iba mga kapatid ay nanonood upang bantayan lang ang iyong mga mali at kung sakali makapag-judge sila at merong masabing negatibo tungkol sa iyo. Masakit mang aminin mga kapatid, pero yun ang totoo. Katulad na lang sa time ni Jesus Christ mga kapatid, nung siya ay nagpipreach, marami pong viewers, marami pong listener, pero hindi po lahat ay nakikinig sa kanya upang mabless. Yung iba mga kapatid ay nakikinig para mag-question. Tinitignan nila kung sakaling magkamali si Jesus Christ. Ang mga taong tinutukoy ko ay ang mga Pariseo mga kapatid. Nakikinig din naman sila habang nangangaral si Jesus Christ, pero ang kanilang intensyon ay hindi para ma-bless at hindi para matuto, kundi para makapag-judge at makapagsalita ng negatibo mga kapatid. So magsisilbing aral yan sa ating mga Facebook live preachers mga kapatid, na hindi lahat ng nanonood sa atin ay maganda yung intensyon nila. Yung iba mga kapatid ay babantayan lang yung mali natin. So, but always remember, my dear friends, always remember that we ought to obey God rather than man. Yan yung sabi ni Pedro mga kapatid, na tayo ay sumusunod sa Diyos kaysa sa tao mga kapatid. Kahit ano man yung sabihin ng tao sa'yo, ano man yung mga pambabatikos ng tao sa'yo, ano man yung negatibong sinasabi ng tao sa'yo, keep on preaching mga kapatid. God bless you. Paalam.